Magandang gabi mga barkada. So ayan, kita nyo ngayon guys, sobrang lakas ng ulan dito ngayon sa Las Piñas. So galing tayong work, pauwi na tayo sa bahay. Medyo buhos ang ulan ngayon dahil sa bagyong Florida ba siya? So kailangan natin mag-ingat sa pag-uwi, lalo na yung mga pauwi pa lang ngayon. Mas napakadulas ng karsada dahil walang tigil nga ang ulan. So kailangan doble ingat tayo sa pagmamaneho. Sa mga nagko-commute naman is ingat-ingat doon tayo. Make sure na may dala kayong kapote or payong para hindi kayo mabasa. So inaasahan daw na bukas nang umaga ay lalabas na ang bagyong ito. So pag palabas na ang bagyo is asahan natin na magdamag ang ulan. So kita nyo dito guys, oh. Itong tulay na to is ginagawa dito to sa may Marcos Alvarez, sa may moonwalk sa Las Piñas. So minsan dito is nagkakos ng traffic dahil nga ginagawa yung tulay. Pero ngayon is medyo maluwag naman kahit maulan. Dahil nga maulan. So kita nyo naman, oh, rap road dito guys. Lalo ngayon matubig, oh. Tanyan nyo, sumasayaw na yung sasakyan dahil rap road. Maging 4x4 bigla sinira, diba? So halos ang ulan ngayon is maghapon. Mag-upisa to ng umaga. So minsan is nawawala siya, pero babukso-bukso ang ulan niya. So makikita nyo naman guys na bumubuhos pa rin ang ulan sa oras na ito. Almost 11 o'clock in the evening guys. So kahit anong mangyari is may pasok tayo. Kahit kinansila ni President Bongbong Marcos ang pasok sa mga government institution at saka ang classes, is kinansel niya kanina hapon. So walang pasok ang mga government officials ngayon at saka bukas. So swerte naman nila dahil wala silang pasok. Eh kaming mga nasa private companies is wala, may pasok, lalo na kami. Talagang kahit umulan, umaraw, gumindol, is kailangan namin pumasok. Dahil para pag-servisyohan ng ating mga mamamayan, diba? Anong kailangan ng mga kanilang dunas sa kanilang karamdaman. So okay lang naman dahil nakakatulong tayo. Pero sana ang mga ginagawa natin is ma-appreciate din ng mga customers namin, di ba? Lalo na nagtatrabaho pa sa butika. So binibigyan natin sila ng panglunas sa kanilang karamdaman. Pero sana naman is naiintindihan nila na meron din tayo mga sinusunod ng mga rules and regulations, lalo-lalo na sa mga requirements na kinukuha, na hinihingi namin, lalo-lalo na sa mga kaibigan nating senior citizens. So ang aming kasing kumpanya is isa siyang law-abiding company. So sumusunod lang din kami sa mga batas na ibinibigay sa na ipinapataw ng gobyerno para sundin ng ating mga mamamayang Pilipino. So sana is hindi kayo magagalit kung manghihingi kami ng mga karampatang requirements para i-serve kayo, lalong-lalo na kung sa mga seniors. Siyempre, kailangan dala natin ng mga seniors ang kanilang ID. Siyempre, number one yan. Ang kanilang booklet
And then, syempre, ang kanilang mga updated na reseta. Dahil kailangan, pag gusto nyo maka-avail ng discount, is kailangan dala nyo ang inyong mga requirements. Kasi minsan, mayroong mga mangilang-ngilang seniors na nagagalit kapag hinihingan sila ng requirements. Lalo na kung magta-transact sila ng kanilang mga maintenance. So, ito yung mga kadalasang na-encounter ko namin sa butika, dahil minsan ang kanilang mga reseta is fully served na. So, which means na i-conserve na nila yung prescribe ng doktor sa nila na kailangan lang nilang inumin. Okay? For example, ang binigay ng doktor sa kanilang hypertension is for 3 months consumption only. So, kung ang inom nila is once a day lang, so, makang nakalagay sa reseta nila is hanggang 90 pieces kung 3 months. Kung meron lang 31 days sa isang buwan, is syempre mga 93, ganyan, 93 or 92 for 3 months. So, kung makonsume na niya ito, is kailangan nilang bumalik sa kanilang doktor para sa kanilang follow-up check-up. So, meron kasing mga senior na itinutuloy ang pag inom nila nito dahil sinabi nga ng doktor na maintenance. So, kaya sa reseta is makikita nyo na meron kayong follow-up check-up. Saka kung ilan lang binigay na quantity is yun lang lang iinomin nyo. Lalong-lalo na kung ito ay bago pa lang na pinapainom sa inyo ng doktor. Kasi tinitingnan kung anong magbabago sa sistema ng inyong katawan. So kung hindi kayo magpapa-check up at itutuloy nyo lang kung ano yung unang binigay sa inyo, pero naubos nyo ito at na-consume nyo na, so may mga possibilities na hindi kayo gagaling kasi hindi kayo nag-follow up check up. Hindi na monitor kung halimbawa is inyong blood pressure, hindi na monitor ang paggalaw ng inyong blood pressure, kung tumaas ba ito o bumaba, hindi makikita nito kung effective ba yung binigay niyang gamot. Kasi kung hindi ito effective, is maaari na itong palitan ng ibang pang hypertension na gamot. So, kailangan, is importante talaga ang pag-follow up check-up kay doctor. So, huwag tayo magsa-self-medicate, mga kabarkada. Dahil, minsan, ito po ang nakakasama. Lalong-lalo na kung meron tayong i-maintain na sa ating katawan. Para gumaling tayo, dapat sumunod tayo kay doc. Kasi, kaya na tayo nagpa-check up para gumaling, hindi ba, mga kabarkada. So, meron pang isa sa antibiotic. Dito, kadalasan minsan is talagang nagkakaroon ng confusion sa mga pagbili ng reseta. So, minsan ang reseta is binibigay lang for 1 week consumption lang. Minsan binibigay siya ng 3 times a day, minsan twice a day, depende kay doc kung ano ibibigay niya ng dosage. So minsan may mga customers na nainom na niya ang mga gamot, ang for example amoxicillin, so binigay siya ng 3 times a day, nainom niya na to ng 7 days. So dapat ang nabinili niyang gamot is 21 pieces. Minsan mayroong mga customers na bumibili ng more than 21 pieces na amoxicillin dahil gusto nila mag
uminom pa ng mas marami dito para gumaling daw sila. So, ang antibiotics is binibigay lang for 7 days or depende pa rin kayo kung ilang days. Once na natapos nyo nito, kailangan nyong bumalik kayo, lalo-lalo na kung hindi kayo gumaling within 7 days or kung ilang days ang binigay ni Doc na inumin nyo yung antibiotic at hindi pa rin kayo gumaling, kailangan guys is bumalik tayo kay Doc para ma-check up niya ulit kayo. At kung hindi kayo gumaling is maaaring i-continue na ang pinapayin nila sa'yo na amoxicillin or palitan niya ng ibang antibiotics para gumaling kayo. So minsan is may mga customers na nagagalit kasi bakit daw hindi na namin sila binibigyan ng antibiotic kasi fully served na yung nakalagay sa reseta nila or zero na yung balance nila sa antibiotic. So minsan nagagalit sila bakit daw hindi sila binibigyan. So ang ini-explain na lang namin is kailangan nyo pong bumalik sa doktor at kailangan nyo pong mag-seek ng advice kay doktor kung kailangan nyo pong i-continue ang gabot na ito. Huwag po tayong mag-self-medicate lalong-lalo na sa mga antibiotic dahil once na na-overdose tayo ng antibiotic is ito ang napakahirap. Like, sa mga sakit natin is hindi na tayo natabla ng antibiotic, so hindi na magagamot ng antibiotic ang inyong sakit kasi sobra-sobra na ang antibiotic na naiinom mo. So may tawag dito, nakalimutan ko lang, basta yung sobra na yung antibiotic. Ito yung mga nangyayari sa mga COVID patient dati na sobra na antibiotic, hindi na sila tinatalaban ng antibiotic kasi lahat ng sinaksak sa kanilang antibiotics hindi na gumagana dahil sobrang pag-inuman nila ng antibiotic noong wala pa silang COVID. So kung simpleng ubo lang, simpleng sipon or simpleng nagkasugat lang is mag-antibiotic agad sila. So dapat hindi po ganun, diba? Kung sa ano, kasi nai-immune na yung body mo sa antibiotic. So hindi na, pag sinaksakan ka or nag-take ka na antibiotic is hindi na tinatanggap ito ng iyong katawan. So wala ka ng panlaban sa sakit. So dapat ang antibiotic is tinitake lang with prescription or with the advice of a physician or a doctor. Hindi rin kamali is antibiotic. Nakalimutan ko guys, sorry ha. So may mga alam, paki-comment down below na lang. Pero alam ko to, nakalimutan ko lang. So madaling iniisip ko lang inyong Papa Bear guys. So yun nga guys, so sana naman po is maunawaan nyo kami kung naghihigpit kami sa mga antibiotics. Dahil ito is guidelines din sa amin ng BFAD. Kailangan manghihi tayo ng reseta na updated sa ating mga customers. So guys, malapit na po sa bahay. So guys, salamat sa kwentuhan.